planetaudio.org.nz. planetaudio.org.nz. Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilinto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilinto ang gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. No, nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay. No, sa English, Golden Guide, at sa aking dialect nga Cebuano, Bulo, Anong Gia. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na pinag-iingatan tayo sa buong linggo, no? At natagpo ang lahat nating pangilangan, hindi lang pira. Binigay ng Panginoong Diyos ang mabuting kalusugan, magandang o mabuting pag-iisip, no? At salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, mayroon tayong nagdiwang din sa kanilang kalawan, ang aking parang lolo na yata din ako, kasi yung lola niya pinsan ko buo eh. Happy birthday, o belated na pala. Belated happy birthday, Dudong Mark. O Mark. Sa iba pa nating mga kaibigan at mga kapatid o kapwa, mga OFW, kapwa Kristiyano, kapwa Pilipino, no, sa inyo to, ganun pa rin, maganda to pakinggan, mga kaibigan, itong awit na ang title, Happy Birthday, Aking Mahal. No, sa Tagalog, pamangin announcer sa Manila, bigyan natin isang bagsak. Ano kayang ibig sabihin, bigyan ng isang bagsak? Na para tayong ibong periko, no? Parang hindi man din yan masama na gayahin. Gayahin natin, bigyan natin isang bagsak ang lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan. Ito ang isabi sa mahal nila sa buhay. Happy birthday, aking mahal. Ito, mga kaibigan, pakinggan muna natin. Sa inyo itong lahat, Dung Makmak at saka mga kapatid at mga kapwa Pilipino, kapwa manggagawa OFW, yung nagdiwang sa kanilang karawan sa nakalipas na linggo, o pati itong mga oras na to o sa sunod na mga araw. Sa inyo itong lahat, happy birthday, aking mahal. Ito na, mga kaibigan. Happy birthday, aking mahal.
marami pa sana kaarawan. At sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Tangit ko sa iyong iyaanay. At dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulo. Sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay patungan sa piling ng mga taong sa'yo nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, a birthday kiss. Maligayang bali, mga pangarap mo sana ay matuntun sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami narilito, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang ang dulot sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana'y makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Salamat sa napakinggan ating awit para sa ating mga kaibigan at mga kapatid nagdiwang sa kanilang kaarawan, mga kaibigan at mga kapatid. At ang ating gospel song ngayon, no, parcho man ito sa minsais na kalipas na linggo, yung babala na huwag natin gawin ang mga bagay na masama, no, laban sa banal na espiritu. At napa-play naman natin dito tatlong beses yung Come Holy Spirit, I Need You. Iba na naman mga kaibigan, pero related din to. Ang title, Spirit of God. Ito, pakinggan natin mga kaibigan. Maganda to. Ito.
Salamat sa napakinggan nating awit, mga kaibigan, Spirit of God. No? The wind of God blew upon us. The breath of God breathed upon us. At salamat sa minsahe na pakinggan natin, no? Maganda yan, mga kaibigan. At ituloy ko kasi bitinta sa nakalipas na Sabado, na abutan ng oras, na ito ang partyo, mga kaibigan. Baka sa sunod na linggo, meron naman tayong panauhin, no? Next Saturday, I think we will be having a guest to give a message for us. No, it is good sometimes we have a guest on this program, because it is not good that I'm only one here. So it is good that there are some that could able to share with the words of God. I invite you so that we can arrange your schedule, brethren or my fellow preachers, no, some of minister of the gospel. If you would like, and just tell me, no, kung yung mga kaibigan natin, ang magkakapatid, si Brother Arman, salamat na meron na schedule dito, mga kaibigan. Kahit dalawang beses lang ako dito mangaral sa programa natin, no? Yung dalawang linggo, minsan ang isang buwan meron mang limang week, no? Mga simana, kahit dalawa lang, o merong tatlo, iba't iba, na maaring magbigay sa atin ng mensahe. Maganda din mapakinggan natin, kasi iba't ibat ang mga bigay ng Panginoong Diyos, no, tanglaw sa ating kaisipan, o magandang mensahe na maka-edify, the good message that can able to edify our brethren in Christ. No? Mga kaibigan, sa sinabi ko na, karugtong to sa mensahe, yung tema natin, warning. You must not do these things through the Holy Spirit. Babala. Huwag natin gawin ang mga bagay na laban sa banal ng banal na Espiritu. Mapanganib tayo, mga kaibigan. No? Napakinggan natin iba. Maganda i-refresh natin. At basahin natin ulit, mga kaibigan, ang ating teksto matagpuan, no? Our text this evening in the book of Matthew, Apostle Matthew chapter 12, verse 31. Mga kaibigan, basahin ko sa English, no? Salamat ha, sa Panginoong Diyos na mapakinggan natin ang kaniyang banal na mga salita. Basahin natin, mga kaibigan, sa English muna, tapos Tagalog. Pagkatapos, anong tawag sa Tagalog? Sali. Sali natin yung dialeko si Buano. Mabasahin natin, mga kaibigan. Chapter 12 sa Ebanghelyo kay San Mateo. Sa kabanatang 12, sa talatang 31 hanggang 32. Basahin natin. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaks against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Sa ating Tagalog. Kaya at sinasabi ko sa inyo, sinabi ito ng ating Panginoong Jesus at inirecord, sinulat ni Santos Mateo. Kaya at sinabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao,
Natapwat ang kapusungang laban sa espiritu ay hindi ipatatawan. At ang sino mang magsalita sa isang salita, salitang laban sa anak ng tao, representa ng ating Panginoong Hesus, no? Ay ipapatawad sa kanya, datapwat ang sino magsalita laban sa Espiritu Santo o banal na Espiritu ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutan ito o maging sa darating. Na, mga kaibigan, maganda itong malaman natin na delikado o mapanganib ang ating kaluluwa at espiritu kapag magawa tayong kapusungan laban sa banal na espiritu. No, mga kaibigan, natakot ka sa iyong mga boss, pero sa Panginoong Diyos hindi ka natakot, baliktad ka. No, sa boss mo, kapagalitan ka, tanggalin ka sa trabaho, ang mawala mo lang, tira. Pero kapag magalit ang Diyos sa iyo, ang mawala sa iyo, ang buhay, mga kaibigan. Itong buhay natin ngayon, panandalian lang to, pero meron pang buhay na walang hanggan na ibigay ng ating Panginoong Diyos sa mga taong merong takot sa kanilang puso at sa kailang kaisipan. No? Kailangan kang matakot sa Panginoong Diyos na dubling ingat tayo, mga kaibigan. Nasa aking dialect nga Cebuano. Mga Cebuano, kung mga kaigsunan at uning pamatiyon, no? Akong basahon sa Ebanghilyo ni San Mateo, uluhan dusi tudling 31 hantod sa 32. Busa sultihan ko kamo nga mga tao. Paga pasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala. Apan ang pagpasipala batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, representa sa atong Ginoo. Siya mapasaylo apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon bisan ining panahuna karon ug niadtong kapanahunan nga palabuton. Na delikado, ikaw igsuon paminaw gyud nga sa pulong sa Dios aron makaibaw ta kun sayang nga natong buhaton nga tingali unyag duna tay mga buhat nga napasakitan nato o atong napasipalahan ang Espiritu Santo. Mo nang mahadlok ta nga dubling ingat nato nga dili masuko ang atong Ginoong Dios kanato, no, ang atong mga agaon, mga employer, pira lang mawala. Pero kung nang kapag ang Panginoong Dios maggalit sa atin, ang mawala sa atin ang buhay, mga kaibigan. Ang buhay na walang hanggan. Na yan, mga kaibigan, magdasal muna tayo bago tayo magpatuloy. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa ang banal na Espiritu na naman magbigay sa amin ng liwanag. Magtanglaw sa aming kasipan upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong nais gustong mangyari sa aming buhay, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, wala kaming magagawa po, Ama. Tulungan niyo po kami. Lahat ng mga kapatiran, mga kamag-anak, mga kapwa OFW, kapwa Kristiyano, mga kaibigan, kapwa Pilipino. Panginoong Diyos, salamat. Tulungan niyo po kami. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa sa gabing ito. Ito aking dalangin, Ama. Sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Mga kaibigan, salamat sa nabasa natin. No? Maganda to. Palala. Ulitin ko sa Tagalog. No? Maganda to, mga kaibigan. Babala to, warning na you must not do these things to the Holy Spirit. Kaya at sinabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad.
at ang sinong magsalita sa isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Datapwat ang sinong magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanglibutan ito o sa maging darating. Nalilikado tayo, kaibigan. Huwag tayong magsalita laban sa banal na Espiritu. Hindi tayo mapatawad, mga kaibigan, sa sanlibutan na ito. Kahit sa salambit, sanlibutan darating. No? Maging darating. Mga kaibigan, yung sinabi ko na mayroong tinawag na mga venial sin. No? I-enumerate natin yung mga venial sin. Kapag ikaw ay nangalunya, maaari ka pang mapatawad. No? Kasi kahit yung iba sabi mortal sin, pero meron namang mabasa natin na merong babae na nagbinta sa kanyang laman dati, mga kaibigan, pero tinanggap niya ang ating Panginoong Hesukristo at naglingkod sa Panginoong Diyos, no? Pinatawad siya. Pero meron lang babala ang Panginoong Diyos. Mabasa yan sa aklat ni San Juan, no? Chapter 8, yung doon si Maria Magdalena, nung nahuli siya, patayin sana siya kasi yung death penalty nila sa dating o unang panahon ang stoning to death. Pero salamat ang Panginoong Diyos nandoon kapag wala pa, patay siya, mga kaibigan. No? Ang Panginoong Diyos nailigtas siya sa panahon na yan. Na mga kaibigan, yung mga tabako, yung pag-iinom, maaari ka pang mapatawad. No? Kahit o nagmumura, maaari ka pang mapatawad ng Panginoong Diyos. O dinaya mo ang iyong kapwa-tao, no? Dinaya. Yung iba, dinaya nila para makapila sila sa tao na yun. Na mapatawad ka pa, no? Meron kang mga salitang manganghang laban sa iyong kapwa-tao, mapatawad ka pa. No? Pinag-abintangan mo sila o yung false witnesses, maaaring mapatawad ka pa. Lahat ng kasalanan maliban sa kapusungan laban sa banal na Espiritu, yan, mga kaibigan, iwasan hanggat maaari. Delikado ka. Ang iyong kaluluwa hindi makapasok sa karya ng Diyos. Yan ang sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mapatawad. Yun lang, huwag mong ugaliin. Yung sabi ko na yung bersikulo na matagpuan sa Epeso, sa sinulat ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Epeso, sa kabanatang 4 sa atalatang 30, no? Chapter 4, verse 30, sabi, grieve not the Holy Spirit. Hindi natin hayaan na magtampo o masaktan sa atin, no? Ang banal na Espiritu. Kapag siya ay nagliwanag, nagtanglaw, o nagbigay ng liwanag sa iyong kaisipan, kailangan kang makikinig sa kanya, kaibigan at kapatid. No, huwag mong ugaliin na katulad ng mahal mong asawa, ayaw mo siyang masaktan, no? Na dapat din both parties, husband and wife, they must respect each other. It is not good the husband only respect her wife, but his wife don't respect him. It is not good. Both parties, mutual understanding. Understanding ba? Inyo, yung mutual understanding. Yan, mga kaibigan, na kailangan both parties, husband and wife, they must respect each other. Yon,
Na di ba kapag mahal natin at ginespito natin ang ating kabiyak sa buhay, di ba ayaw natin sila masaktan? No? Pagka hindi ka na ipagluto ng pagkain, magutuman ka pa, o ang babae kapag magtampo yung masawa, hindi ka bigyan ng pira pangbili ng pagkain. Ganyan mga kaibigan, ganyan ang Espiritu Santo na dapat tayong mag-ingat na hindi siya magtampo sa atin. No? Mga kaibigan, katulad din, mag-ingat tayo, no? Kapag hindi tayo mag-ingat, magtampo siya, katulad ng asawa, hindi ba? Ano mangyari? Lumayas? Hanahanapin mo na. Wala ka ng kasama. Ganyan din ang Holy Spirit. Na hanggat maaari, iwasan natin na hindi siya masaktan sa atin kapag siya ay nagliwanag sa iyong kaisipan. Pakinggan mo at gawin mo ang kanyang gabay. Mga kaibigan, kasi ang liwanag mula sa banal na Espiritu sa ating kapakanan, sa ating kaligtasan, upang tayo hindi mapahamak, gawin natin ang tama. No? Yung pangalawa, ano yun? Grieve not, quench not the Holy Spirit. No? Kapag mayroong ilaw, di ba? Giun sa Espiritu Santo ang liwanag. Yang gawin mo, patayin mo. Ayaw mong liwanag. Gusto ka madilim para walang makakita sa'yo na gumawa kang kabulustugan sa buhay at gumawa ka sa bisyo kasalanan. Huwag kaibigan, kapag Kristiyano ka, magpatuloy ka, lahat mong mga gawaing masasama, talikuran mo na yan. Kasi ikaw tinawag ng Kristiyanos. Ang ibig sabihin, Christian. What does it mean, Christian? If you are Christian, we are called Christians. We are the follower of Christ. So, ibig sabihin, we are Christ-like. Ang ating Panginoong Jesus, punong-puno sa kabutihan. Yan ang nature, no? Ang ugali ng mga Kristiyano. Hindi kasalbahi, no? Kapag mayroong mang sabing, salbahi ang klase ng pagka-Kristiyano, mga kaibigan, parang Kristiyano lang pero parang piki pa yun, no? Kailangan maging tunay ka na Kristiyano. Itong panghuli, mga kaibigan, no? Grieve not the Holy Spirit, quench not the Holy Spirit, and the last, refresh to sa atin, blaspheme not the Holy Spirit. Yan. Yan ang mortal sin, unpardonable sin, mga kaibigan na pakinggan natin, no? Yung mga binanggit natin, ibang mga kasalanan, nangdaya ka para ka makapira sa iyong mga kapwa-tao, para makapira ka lang, nangdaya ka, mapatawad ka pa. Pero kapag nagawa kang masama laban sa Espiritu Santo, hindi mo pinakinggan, no? Nagtampo siya sa iyo kasi nagbigay siyang ilaw sa iyong kaisipan. Hindi ka nakikinig, hindi mo ginawa ang tama, na delikado ang Espiritu Santo lumaya sa iyo at wala nang maggabay sa iyo, wala nang magliwanag sa iyong kaisipan. Yan ang sinasabi ng banal na aklat, mga kaibigan, sa chapter 12. Verse 43 hanggang 45, di ba? Yung masamang espiritu, babalik pa yun mga kaibigan, isa, at magdala ng walo na pito, lalo ka nang lumala. Masahol ka pa dati sa iyong mga kasalanan. Ang mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa gabing ito. Sana pinagpala tayo, na-bless tayo. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Nirespetuhan natin, respetuhin natin ang banal na Espiritu. No? Irinespeto natin ang mga
mga politician, mga employers, mga boss, mga supervisor, no, yung mga tataas na mga tao, rinispeto natin sila. Lalo na, respetuhin natin ang Espiritu Santo. Siya lang ang nag-iisa, no? Maaring ang iyong mga mahal sa buhay hindi na magpayo sa iyo, pero meron pa rin nag-iisa na every now and then the Holy Spirit will remind us what we have heard the words of God from the different preachers, no? Yung narinig natin, ipaalala lang natin yan. Maganda din magbasa ka para merong ipaalala sa iyo ang banal na Espiritu. Sana mga kaibigan, na-bless tayo. No, malapit na itong oras. Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat ang aking mga kaibigan at mga kapatid. Na-bless sa mensahe na kailangan mag-iingat kami. Dubling ingat nga hindi masaktan ang iyong Espiritu. Mag-ingat kami at makikinig kami sa payo o sa gabay o sa liwanag ng banal na Espiritu. Ama, wala kaming magagawa. Tulungan niyo po kami. Sa gabing ito, ito aking dalangin, Panginoong Diyos, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan mga kaibigan, sana pinagpala tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Hilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Planet FM kasama niyong lingkod, kapatid Lin Mangangaral, tuwing Sabado sa 6:45 ng gabi at 104.6 Planet FM, making connections with your community every day. Mga kaibigan at mga kapatid, sana pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, na-bless tayo, dubling ingat, no? Huwag natin hayaan na magtampo ang banal na Espiritu sa atin. Magpatuloy tayo, maglilingkod sa Panginoong Diyos at pakinggan natin ang gabay, ang liwanag ng Espiritu Santo. Dito na lang po tayo mga kaibigan. God bless us all. Amen. 444-0420 Literacy North Shore. One of the longest running Filipino radio shows, Dinig Pinoy, delivers the hits every time. From classic tracks to modern chart toppers, hear them all alongside the latest headlines in business, entertainment, and community notices at 104.6 Planet FM. Every Saturday, 12:25 till 2 p.m. Dinig Pinoy, your music connection to the Philippines.